Isa sa mga pinakamahalagang gawin ng tao bilang tugon sa pag-ibig ng Diyos is to develop oneself. Ma-develop ang sarili natin. Luke 2:52, tungkol kay Jesus, Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and all the people. In other words, Jesus grew physically, mentally, socially, and spiritually. Balanced growth. Yan ang mahalaga at dapat natin ngayong pag-aralan to keep growing. At yan ang pamagat ng ating pag-aaral, grow to your highest potential. Abutin mo ang pinakakaya mong maabot sa tulong ng Diyos. Salamat, Ama, dahil kayo po ang aming teacher. Now we ask you to quiet our hearts, calm us, payapain niyo po kami, buksan ang aming isip at bigyan ng liwanag para lalo naming maunawa ang pinakamahalagang pagtugon sa buhay na binigay mo sa amin at yun ay lumago physically, mentally, spiritually, socially. Be our speaker, be our teacher. We ask you, Father, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow to your highest potential. Jesus grew in all ways. Sabi nga ng Luke 2:52 na ating binasa, and Jesus increased, advanced, kept increasing in wisdom and in favor with God and men. Those variations sa mga words galing sa iba-ibang versions of the Bible, but actually talking about the same thing, that Jesus increased, advanced, and kept increasing in wisdom. At kung si Jesus na yon, lalo namang dapat tayo mag-grow. Dahil mas kailangan natin yon. At si Jesus na ang nagbigay ng halimbawa sa kanyang sariling buhay na siya mismo lumago, kaya dapat tayong patuloy na lalago. Jesus continued to learn more and more, to grow physically, and people liked him and he pleased God. That is another version of the same verse, Luke 2:52. Another version says, he became strong and he could understand more and more things. Isinilang si Jesus, ipinakita noon yung human side niya, hindi niya alam lahat agad. He kept on growing in knowledge that he was able to understand more and more things. At bakit kailangan mangyari sa kanya yon bilang model natin? Kasi tayo rin pwedeng maging ganun. In fact, dapat maging ganun. Napatuloy lumago ng lumago ang isip, lalong lumiwanag ang pag-unawa natin sa mga bagay-bagay. So Jesus grew into a balanced person. At ngayon pa lang, nagsisimula pa lang tayo ng pag-aaral, gusto kong ilagay na natin sa isip natin kung anong gagawin natin sa pag-aaralan natin ngayon. Na ang ending nito dapat ay sundan, tularan, gayahin ang halimbawa ni Jesus. Iisa-isahin natin ang nangyaring growth sa kanya at agad-agad isipin nyo, paano ko mag-grow in that way? Paano ko matutularan o masusundan si Jesus? For instance, Jesus developed physically. Hindi naman siya pagkasilang full-grown man na. Dumaan siya sa infancy, childhood, dumaan siya sa pagiging youth, and then pagiging young man, and then pagiging adult. He was physically able to do earthly and heavenly work because he was physically healthy. So mga kabataan at lahat ng kahit hindi na masyadong bata, pero patuloy pa rin tayong mabubuhay, develop physically. Isipin mo dapat, so you could minimize pain, maximize pleasure, and do the most good in life, kailangan mo ng healthy body. Hindi lahat tayo magkakatulad ng level of health. Hindi tayo magkakatulad ng health situation, pero pare-pareho tayo na pwede mag-develop kung saan tayo naroon ngayon. Magkakaiba ng strength, magkakaiba ng less strength ang ating mga katawan, pero pare-pareho natin dapat yan i-develop. Part yan ng true spirituality. 1 Corinthians 6, 19-20, your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you, so you must honor God with your body. And may I add, you must honor God in your body and what you do with your body. Kaya kailangan ng tao, nag-o-observe siya ng enough sleep,
Science tells us na maraming napapalang mabuti ang katawan kung maagang natutulog. Sleep is very important. Isalin nyo yan sa important activities nyo, sleep. Hindi yun pagsasayang ng panahon. Kasi pag natutulog ang tao, nakaka-recover ang katawan niya, yung health niya, yung mind, yung kanyang thought, at mas nagiging handa siya to be active the following day. 1 Timothy 4:8, physical training is good. So whatever training you need, do it. Yung iba nag-gym, yung iba nag-take a walk, yung iba naggagawa ng simple calisthenics. Whatever training it is, the body must move. And it is always helpful for the body to keep moving in correct ways. Isali nyo yan sa mga activities nyo, yung physical training. Keep a healthful lifestyle, especially diet. Dapat mas discerning ang tao ngayon kung anong kakainin, anong hindi kakainin. Proverbs 15:17, better to have a dish of vegetables where there is love than juicy steaks where there is hate. Hindi masama yung steak, pero ang sinasabi, kesa kumain ka ng maraming maluluho o mga mahal, mabuti na yung simple kung yung simple ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Pagka naghahanap ka ng sobrang mahal o magastos, tapos napapaaway ka, nagiging selfish ka, nagiging unkind to others, better settle for simple foods. At yung food na yan, hindi lang dyan limited yung ibig sabihin ng Proverbs 15:17. Lahat o anumang bagay. Gusto mong mag-celebrate ng birthday, ng party, mabuti ng simple pero hindi naman kayo nagkakautang-utang, hindi kayo napapalagay sa gulo o hindi na-i-stress kayo at ang inyong mga magulang, better go for what is simple pero peaceful ang mind mo. Kasi pag peaceful ang mind, peaceful ang katawan, it is good for the health. Good for your physical health, mental health, and emotional health. Lalong-lalo na sa ating spiritual health. So, be emotionally happy. Happiness is a primary duty of life. Pag happy ka, mas mataas ang immune system mo, mas malakas ang katawan mo panlaban sa mga sakit. Kaya may mga scientific studies, nakita nila yung mga pasyenteng malulungkot, matagal gumaling. Pero mas masaya, mas nagre-respond sa medication, sa therapy, mas mabilis lumakas. May mga nagtatanong sa akin, Tito, sa dami po ng mga nanliligaw sa akin o nililigawan ko, kanino kaya ang pinakamaganda makipag-spend the rest of my life? Siyempre, iba-iba ng mga katangian yan, iba-iba ng mga assets. And I always tell them, go with that person who makes you emotionally happy. At the end of the day, sabi nga nila, edi gabi na. But really, at the end of the day, ang mahalaga, happy ka. Huwag kang magpunta sa kay ganda-ganda tapos hindi ka naman masaya. O kaya mapera pero hindi ka naman masaya. Basta kung saan ka masaya. Kasi yung kaligayahan mo ang nagbibigay sa'yo ng basic good health. 1 Timothy 5:23, don't drink only water. You ought to drink a little wine for the sake of your stomach because you are sick so often. Alam nyo, marami sa mga religious conservative, minamasama nila agad pag may konting wine. Pero sa Bible mismo sinabi, dahil laging sira ang tiyan mo, uminom ko ng konting alcohol kasi makakabuti yan sa pag-disinfect ng digestive system mo. In other words, hindi laging masama yung mga ganyang bagay, basta nasa tamang context, tamang panahon, at tamang amount. So, do not needlessly fast. Kabaligtaran, ano? Kasi ang katuroan ni Jesus, ganun, baligtad. Si Jesus mismo, tinuligsa siya. Sabi, bakit hindi kayo lagi nagfa-fast? Kasi si Jesus kahit kailan hindi nag-lead ng fast. In fact, lagi siyang kasama sa mga handaan, mga kainan, kasiyahan. Kasi yun ang gusto niyang maranasan ng mga tao, in a good way, ha? Na kailangan mag-enjoy ka sa buhay. Hindi puro pagtitiis, puro pagtitimpi, pagfa-fast dyan. Gawain yun ng mga religion. Pero Jesus was never religious that way. Sabi sa kanya, sa Luke 7:34, sabi naman ni Jesus, nang dumating naman ang anak ng tao, meaning him, siya'y kumakain at umiinom. Ngunit sinasabi naman ninyo, tingnan niyo ang taong yan, matakaw, lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. And that is Jesus. Maaga pa, ihiwalay nyo yung teachings ng religion at yung teachings ni Jesus kasi hindi laging magkamukha yun. Hindi laging pareho.
Ang ipipili sa'yo ng religion, magtiis, magtiyaga, magfast, magguto, magpuyat, maglingkod, maghirap, magbigay. Hindi yon ang teaching ni Jesus. Bagamat, yes, nagtuturo si Jesus na magbigay ka, na tumulong ka, magtrabaho ka, pero hindi yung para kang alipin na parang wala ka ng karapatan mag-enjoy at masamang mag-enjoy. Ganon ang itinuturo ng conservative religion na kabaligtaran at binaligtad ni Jesus. Dahil gusto ni Jesus lumaya ang mga tao sa sobrang pagpapahirap ng religion. Remember this, ang pag-criticize sa religion doesn't mean pag-criticize sa Diyos. Kasi hindi lahat ng itinuturo ng religion, lalo ng conservative religion, ay yun talaga ang turo ni Jesus. Kaya bilang isang naniniwala kay Jesus at sumusunod kay Jesus, isang malagang tungkulin, alamin mo ang tunay na katuruan ni Jesus, isolate it, separate it from the teachings of conservative religion and corporate religion. Sino ba ang galit kay Jesus? Di ba yung mga religious leaders? Kasi nga, kinikriticize ni Jesus, kinikritik, ine-engage niya yung mga katuruan ng religion na tumatali, nagkukulong sa mga tao needlessly, hindi naman kailangan. So Jesus grew. Now, Jesus developed mentally. Jesus was able to engage the wise and the wiser people of his time. Nung si Jesus dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem, tapos nung uwi na, nakita nila wala pala si Jesus sa grupo ng papauwi na sa kanilang hometown. Bumalik sila sa Jerusalem, hanap sila ng hanap kung nasan yung batang Jesus, natagpuan nila sa temple. At ang kausap, religious leaders, religious scholars. Luke 2:46-47, si Jesus ay natagpuan nilang nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila, at ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. You see, he was sitting with the intellectual elite of his time. At hindi mga nonsensical questions sa mga tanong niya at sagot, kahanga-hanga. At ito ay magandang gawin ng sinuman, patuloy na mag-aral. But what's important is to sit with the wise. Hindi ka lagi lang sasama sa tawa lang kayo at sasayaan nyo para wala namang katuturan. Dapat marami kang time na inuubos, pakikipag-usap sa mas marunong kaysa sa'yo. Kasi pag ang kausap mo, mas marunong kaysa sa'yo, may matututunan ka. Pero pag ang kausap mo, ikaw ang pinakamarunong sa kanilang lahat, pwedeng may matutunan sila sa'yo, pero wala kang matututunan sa kanila. Kaya pinipili mo yung superior sa'yo ang edad, ang education, ang karunungan, ang natural wisdom, kasi dun ka makikinabang. Makinig sa mas marunong, mas maalam, mas may experience, kasi dun lalago ang iyong isip. Jesus was able to understand, to critique, and to correct the people's beliefs and practices. He was able to challenge the misguided religiosity of his time. Hindi madali ngayon na sumalungat sa conservative religion, sa naghahari at namamayagpag na religion, sa makapangyarihang religion, lalo nung panahon ni Jesus, 2,000 years ago. Hindi madaling sumalungat, pero yun ang ginawa niya. Pinansin niya ang mga pagkakamali ng religion, pinunan niya at kinriticize niya dahil gusto niya ang mga tao lumaya mula sa mga pahirap ng religion na hindi naman Diyos ang may gusto, yung religious leaders lamang. Matthew 5:20, sabi niya sa mga religious leaders of his time, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautosan at ng mga pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sabi ni Jesus, kung ang tutularan nyo lang sa pagsunod sa Diyos, ang pagsunod ng mga religious leaders nyo, pare-pareho lang kayong mabubulid, pare-pareho lang kayong maliligaw, hinding-hindi nyo matatagpuan ang tunay na paghahari ng Diyos sa inyong puso at isip kasi kulang ang turo nila. Puro religiosity, puro ritual, puro sacrifice, pero walang pagkain ng isip at ng kaluluwa. Sabi niya, huwag ninyo silang tutularan. The teaching of Jesus was counterculture. Actually, kontra sa kultura, sa agos ng kanyang panahon. Kaya nga siya pinatay ng mga religious leaders. Pero can you imagine that? Ganon siya naglakas loob magturo, ganon siya katalino para magturo, at ang dahilan nun para palayain ng mga tao mula sa mga mapagpahirap na turo ng relihiyon. Kaya ngayon,
Kung tayo ay nagsasabing naniniwala kay Jesus, sumusunod kay Jesus, dapat nating maunawa yung pag-criticize niya sa religion at ganun din ang gawin natin sa religion sa paligid natin para hindi na tayo maalipin tulad ng pag-aalipin ng mga tao noon. Jesus came to set free, to save from the law, to save from judgment, to save from guilt, to save from all the fear that religion instills in people. Counterculture yan. At ang counterculture, lalo't matalinong counterculture, panghenyo yan. Yung mga hindi masyadong matalino, aayon na lang yan, susunod para walang gulo. O susunod-sunod na lang kasi ayaw naman nila mag-isip. Kung ano na lang ang sabihin sa kanila, yun na lang. Pero ang tunay na pagsalungat, hindi lang pangungontrang walang sense, kundi dahil nakabase sa katalinuhan, sa pag-iisip at sa revelation ng Diyos, panghenyo yan. At magandang gawin natin yan to critique. Tanungin mo ang sarili mo, bakit namin ginagawa ang ginagawa namin? Talaga bang mabuti ito sa amin? O nakasanayan lang namin, kaya gawa kami ng gawa para kami mga robot kahit walang akong nakikitang dahilan para gawin ang mga bagay na ito. Mark 7:8, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod niyo yung mga tradisyon ng tao. Can you imagine? Jesus was able to isolate yung true teachings of God from the teachings of religion and the teachings of religious leaders. Sabi niya, binabaliwala niyo naman utos ng Diyos eh. Ang sinusunod na lang, utos ng tao. So, liwanag ninyo kung ang sinusunod niyo ba ay talagang utos ng Diyos o utos lang ng tao. Kasi sayang naman ang effort, sayang ang panahon, sayang ang lakas kung hindi naman pala talaga galing sa Diyos yung utos. Dapat ikritik. Dapat suriin, salain ang religious beliefs. Huwag lulunin ng buong buo na walang tanong-tanong. Dapat yan, pag-aralan. Kasi ang nakataya, yung growth mo, yung ikabubuti mo, ikasasaya mo. Luke 11:42, kinakaligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Hindi dapat kaligtaan ang mas mahalagang bagay. Nagiging busy ang mga tao sa kanilang religion to the point na nagiging unkind, nagiging cruel, nagiging judgmental, self-righteous. Sabi, hindi ganyan ang dapat maging bunga ng relihiyon sa buhay ng tao. So Jesus had a very clear sense of proportion. Ano ang tunay na mahalaga at ano ang tunay na dapat pahalagahan. He was able to learn new wisdom and teach well. Gusto kong bigyan ng diin ito ha. Jesus was able to learn new wisdom. Hindi lang siya nagmana ng old wisdom. Hindi lang siya basta sumunod sa dati ng alam. Nakakilala siya ng mga bagong kaalaman at karunungan dahil bukas ang kanyang isip. Diba sabi nga sa Luke 2:52, Jesus grew up into a man. He became strong and he could understand more and more things. At yan ang dapat mangyari sa buhay natin, to be able to understand more and more things. Huwag matakot mag-nosebleed. Yung iba may ipapabasa kayo nosebleed. Meron kang papaaral nosebleed. Sa nosebleed, tumatalino. Nobody grows inside his or her comfort zone. Dapat willing kang lumabas sa comfort zone mo, mahirapan ka mag-isip, mahirapan ka magbasa, mahirapan ka mag-aral, yun ang hakbang para matuto. Matthew 7:28-29, namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautosan. At ano ang kapangyarihan ng turo niya? The newness of the wisdom of His teaching. Hindi lang repetition ng dati na nilang pinag-aaralan paulit-ulit na wala naman talab sa buhay nila, kundi ito bago at higit sa lahat, nakakapagpalaya. Pag nag-aaral ka talaga ng teaching ni Jesus, lumalaya ka, hindi ka nakukulong. Lumalaki ang utak mo, hindi lumiliit. Bumubukas ang isip mo, hindi sumasara. Dapat lalo kang bumabait, bumubuti, hindi nagiging masungit ka sa ibang religion, nagiging masungit ka sa may ibang pananalig, nagiging mapanghusga ka, mapangpuwera, sinisipa mo ang hindi mo kapanalig, hindi ganun ang turo ni Jesus. Dapat lumalawak ang isip mo na maraming nagkakasya, maraming nagkakasyang ideya, maraming nagkakasyang tao, maraming nagkakasyang mga pananaw sa buhay. Matthew 11:54, nagtaka ang mga nakarinig sa kanya at kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ng taong yan? Paano siya nakakagawa ng mga himala?
At ito, mga kababayan niya ay nagtataka kasi sama-sama silang lumaki sa isang baryo. Tapos biglang, bakit ang runong-runo na ng Jesus na ito? Magandang goal sa buhay natin, yung mga dati natin kakilala, kababata, kamag-anak, masabi rin pagkausap ka, pagtalikod mo, sabi, bakit rumunong yan? Saan kumuha yan ng alam niya? Bakit nag-i-improve siya? Bakit ang laki-laki na ng laman ng utak niya ngayon? Dapat ganun. Kasi si Jesus nag-grow. So, anong application niya sa buhay natin? Develop, keep developing your intellect and your mind. Yung mga dati mong hindi alam, dapat malaman mo naman. Yung last week, hindi mo alam, ispell ang Mississippi. Sige nga, spell Mississippi. O hindi mo alam last week, dapat naman ngayon alam mo na. Alam nga naman ngayon, hindi mo pa rin alam. Next week, hindi mo pa rin alam. Kakamatayan mo na, hindi mo na nalaman kahit kailan. Dapat yung hindi mo alam, alamin mo. Huwag kang matakot mag-aral. Para laki ng laki ang laman ng isip. Proverbs 18:15, ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang may unaway namumulot pa ng karunungan. Ang tunaw na sign ng matalino, aral pa ng aral. Pag meron kayong narinig na word na hindi nyo maintindihan, ang dali-dali na ma-google eh. Ang dali-dali tingnan sa dictionary. Huwag nyong palampasin ang isang araw na may narinig kayong word na hindi nyo naintindihan tapos hindi nyo aaralin kung ano. Para bukas, pag narinig nyo na naman, alam nyo na. Dapat na dadagdagan. Learning means changing one's mind. Therefore, a true learner will not be conservative. Yung iba ay pinagmamalaki pa eh. Conservative ang aming religion. Sarado ang aming isip. Dekandado, isinusi ko at nilulun ko ang susi. So ayaw nila talaga mabuksan yung isip nila. Hindi mo dapat ipinagmamalaki na sarado ang utak mo. Dapat bukas para tumanggap ng improvement. Why? Because we were created in God's image. We must grow from glory to glory. We must grow from one level of intellect to the next. Colossians 3:10, sabi, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Very important ang verse na ito, ha? Meron daw dapat bagong pagkatao pag nanalig ka kay Jesus. Ibig sabihin, nagbukas ka ng isip, gusto mong matuto, gusto mong mag-grow. At yun daw, bagong pagkataong ito, patuloy na nagbabago. So, hindi virtue yung hindi ka nagbabago. Alam niyo yung mga tao na pag hindi ka nakita ng matagal, tapos sabihin mo, nagbago ka na, sabihin mo, dapat lang. Dapat lang tayo nagbabago. Ang mga tao kasi na hindi nag-grow, pag nakita kang nag-grow, nagagalit sa'yo, sabi siya, iba na yan, hindi na yan ma-reach. Ang gusto nila, yung nare-reach nila. Ibig sabihin, hindi umangat, katulad pa rin nila. Kaya nagagalit sila sa mga hindi na nila ma-reach. Pero pagkasabi, hindi ka na ma-reach, sabi mo, well, nasa'yo yan. Pwede ka rin naman mag-grow para mo ako ma-reach. Pero sa lagay, para mo ako laging ma-reach, hindi na ako mag-grow, ganun. Hindi kapintasan yung nagbabago. Dapat nga nagbabago. But for the better, of course, ha? Ang pagbabago. Yung dumadami ang iyong alam, tumatalino ka, at kung mapapaasenso ang iyong buhay mo, ang iyong finances, ang iyong education, lalong mabuti. Kasi nilikha ka ng Diyos para patuloy na ma-develop. Hindi ka perfect nung ipinanganak, but you can work towards and get nearer and nearer to perfection while you are living on a daily basis. So, mas makikilala mo raw ang Diyos pag nagbabago ang iyong isip, pag lumalaki ang iyong isip. So, study. Mag-aral. Huwag kayong matakot mag-aral. At huwag kayong umiwas mag-aral. Kailangan aral ng aral. 2 Timothy 2:15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang tama ang paggamit ng salita ng katotohanan. Ibig sabihin, maraming manggagawang mali ang paggamit ng salita ng katotohanan. Paano mo malalamang tama o mali? Tama ang paggamit ng salita ng Diyos kung ang ending nakakapagpalaya, nakakapagbigay ng kapayapaan, katahimikan, kagalakan, yan, tama.
Pero ang pag nagiging ending, ang naituturo sa iyo ay needless guilt, fear, judgment of others, self-righteousness, maling paggamit yan ng salita ng katotohanan. So keep studying, keep learning new knowledge, new understanding, new interpretations, and applications. Proverbs 1:5, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Bakit? Kasi mag-aaral siya na mag-aaral ng mag-aaral. Proverbs 9:9, give advice to a wise person and he will become even wiser. Teach a righteous person and he will learn more. Sign daw yan na matalino ang tao. Pag tinuturuan mo, mas tumatalino siya dahil tinatanggap niya. Keep studying and keep learning. Ano ang pinagkaiba ng napag-aaralan sa elementary or grades 1 to 12 ba? Ang equivalent niyan ngayon? Napag-aaralan sa high school, sa college, sa masteral degree, at sa doctoral. Ano pinagkaiba-iba niyan? Sa elementary or sa basic education or equivalent, we learn fundamental skills to read, write, and count. We learn fundamental knowledge and fundamental character. So lahat ng mga dapat ay alam ng lahat ng nilalang, pinag-aaralan yan sa elementary and high school. Kasama na sa high school or equivalent education, we learn higher fundamental skills and knowledge, tulad lang ng elementary, pero mas mataas lang ng konti. Pero pareho lang yan. Itinuturo sa iyong magbasa, makabasa ng mga letra, makapagsulat, makapag-multiply, divide, add, yung mga ginagawa sa arithmetic, basic social studies, basic history, para alam mo ang nangyayari sa mundo. Pero actually, sa elementary and high school, or its equivalent now, pinag-aaralan mo lang ang alam naman dapat ng lahat. So hindi yon katangian, nag-graduatean mo yon. Parang dapat lang. At hindi ka pa kakaiba. Eh, can you imagine, ang laking kalugihan kung hindi ka gumraduate noon o nakapag-aral noon, tapos hindi ka rin nakinig sa mga taong hindi formal yung tinuturo sa'yo, hindi formal education, pero nonetheless, matututo ka. So, malaking kakulangan yun. Ang problema, sa kulang ang isip at kulang ang alam, hindi niya alam na kulang siya. So, akala niya, puno siya, at siya pa kuminsan yung mayabang. Kasi, yung kulang ang isip, hindi niya alam na kulang siya eh. Kailangang malayo ang marating ng isip mo para mo malingon masabing, ay, ang konti pala ng alam ko nun. Kailangan dumami na yung alam mo para mo marating yung point na masabi mong konti lang pala yung alam mo nun. Pero kung nando ka lang sa konti, akala mo yun na ang lahat-lahat at puno ka na. Sa college, ano ba talaga ang pinag-aaralan sa college? Bakit gusto ng mga tao mag-college at gusto ng mga magulang mapagkolehyo mga anak nila hanggat sa abot kaya? Yung college or university education, we get to know what all people already know and should know. In other words, para lang yung elementary, high school, nalalaman mo lang ang dapat alam mo. Can you imagine na napakalaking kakulangan na hindi mo malaman yung dapat mong alam? Halimbawa, hindi mo malang alam, halimbawa, kung ano-ano ang forms of government ng mga bansa, kung ano-ano ang mga languages of the world, ano ang history of the world. Dapat alam mo man lang yun. Pero yon hanggang college. Sa graduate school, meanwhile, kasi iba, pagka gumraduate ka na ng college, gusto mo mag-aral, meron namang masteral level, magma-master's course ka. Anong pinag-aaralan mo dyan? We learn more deeply what many, but not all people already know. In other words, pag nag-master's ka, lumalalim lang ang pag-unawa mo sa limited things, pero marami na rin may alam nun, pero hindi yun alam ng lahat ng tao. Ano naman ang postgraduate, pag sinabi nag-PhD ka? Postgraduate level, you learn and master how to study, how to research, what is already known to specialists. In fact, ang pinag-aaralan mo na dito, yung mga alam ng konti lang, mga specialista. And more than that, sa graduate school or postgraduate school, you produce and formulate from research new knowledge. No? So sa elementary, sa high school, and up to college, inaaral mo lang ang alam na ng marami at dapat ay alam ng lahat. Then pag masters ka, nagpapakadalubhasa ka lang sa konting mga bagay, pero lumalalim ang pagkakaunawa mo doon. As a doctorate, you are able to produce new knowledge from research.
Kaya, yung mga iba, halimbawa, salamat naman, nakatapos ng kolehiyo. Wow, malaking achievement yan. Pero akala nila yun na ang lahat-lahat. No. Marami pang dapat pag-aralan. Kung meron ka pang chance, may opportunity, may kakayanan, dapat mo pa yung iporsu. Kasi ang dami pang dapat malaman, especially how to produce new knowledge from research. Ang college, graduate, ang totoo niyan, hindi natin minamaliit, but this is a fact. Pag college graduate, kakatiting pa lang ang knowledge noon. In fact, mas lalong kakatiting ang natandaan. Gaano kalaki ang natandaan nyo from your elementary or high school? Or ibang college graduate yan, gaano kalaki natandaan nyo sa pinag-aralan nyo sa college? O nung bumaku yung e-trike, nalaglag yung mga na-memorya nyong ganun. So ang konti-konti ng natatandaan. Tapos akala mo alam na ang lahat. Alam nyo ang true value ng formal education? Hindi para ka matuto talaga, kundi para ipamukha sa'yo na ang dami mong hindi alam. Na ang tunay na value ng education, maging humble ka, hindi maging mayabang. Dahil iminumulat ka ng edukasyon sa mga bagay na hindi mo alam dati, ngayon mo lang nalaman. Therefore, malalaman mong, siguro marami pa akong hindi alam na ngayon ay akala ko lang alam ko. Kaya keep studying. Because what is known is little, what is unknown is immense. Nag-aaral lang tao, hindi lang para magkaroon ng trabaho. Nag-aaral lang tao para maging buong-buong tao. Para lumaki ang isip, maunawa niya ang mga bagay at makatulong siya sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang lipunan, sa kanyang bayan, sa buong humanity dahil marami siyang alam. Siyempre, marami sa atin, nasa survival level. Gusto ng magulang mo, makapag-aral ka para makapagtrabaho. That is not bad. That is very good. Pero hindi lang yun ang goal ng edukasyon. Na maging empleyado. Kailangan marunong na marunong ka. In fact, ang umaangat sa buhay, eh hindi naman sa pag-i-employ lang, madalas outside of it. When you are creative, when you're able to create wealth, when you're able to do good business, doon umaangat ang iyong buhay. Saan ang gagaling yun? Knowledge. So, mahalagang knowledge. Sit at the feet of and learn from the old and the wise. Makinig sa matatanda. Akala ng mga bata ngayon, irrelevant tayong matatanda. No, iba ang alam ng matanda dahil sa experience. Dapat makinig. Hindi mo mararanasan sa high school, college, ang alam ng matanda. Kaya dapat pinapahalagahan yan. Sit at the feet of and learn from the old and the wise, especially kung wala o kulang ka sa formal education. Halimbawa, hindi ka man lang pinapalad pa na gumraduate sa school o magkaroon ng postgraduate. Lalo kang dapat makinig sa matatanda. Dahil kanino ka makikinig? Saan ka pa matututo? At ang pinagkaiba ng matatanda, kung kamag-anak natin, hindi lang sila marunong, meron sila sa ating malasakit. Mahal nila tayo. So tuturuan nila talaga tayo na umiwa sa mga panganib at ma-maximize ang ating mga potential sa buhay. E di lalo na kung yung matanda ay experienced pa, learned and educated, lalong dapat pakinggan. Pero tandaan nyo, hindi ka lang makikinig dahil edukado siya o may diploma. Yun lang, minahal ka niya, tumanda yung mga matatanda, learning from experience, mahalagang matuto sa kanila. Proverbs 13:20, whoever walks with wise people will be wise. But whoever associates with fools will suffer. Reviewin nyo, lahat ng mga kakilala nyo yung napahamak sa buhay, usually yung mga kasama nila ang nagpahamak sa kanila. O nagpahamakan sila sa isa't isa. Proverbs 16:31, silver hair is beautiful crown found in a righteous life. Igalang ang white hair. Igalang ang ibig sabihin ng pagtanda. Walk with the wise. Proverbs 15:22, without advice, plans go wrong. But with many advisors, they succeed. Kukuha kayo ng advice sa mga taong hindi nyo kamukha mag-isip. Kasi kung kukuha ka lang ng advice sa kabarkada mo, kaibigan mo, pare-pareho kayo mag-isip, eh di pare-pareho lang kayo ng hindi alam, although pwede pare-pareho kayo ng alam. Makikinig ka sa may ibang alam, may ibang opinion, kasi yun ang magpapalawak ng iyong pananaw. Proverbs 22:29, alam ba ninyo, kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho?
Sila'y maglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. Very important ang verse ito. Pag magaling ka, ang paglilingkuran mo yan, magaling, hindi mga alipin. Halimbawa, ang galing mo manggupit ng buhok, ang gugupitan mo ng buhok, mga prinsesa, mga milyonarya, mga sikat, mga... Pero kung bakit-bakit ka maggupit, di ba? Ang gugupitan mo lang, yung mga alipin lang, yung maliit lang ang budget, yung mga nasa gilid-gilid lang dyan, kasi yun lang kaya mong gawin. Hindi natin minamaliit yung mga nasa gilid-gilid. Pero ang point natin, pag magaling ka, kahit ano yon, ang kasama mo magagaling din. Magaling ka mekaniko, ang gagawin mo mga kotse, mga Mercedes-Benz, mga imang mamahalin, sa mga mamahaling shop ka magtatrabaho, o sa mga big time mga amo, kasi magaling ka eh. Eh pero kung pipitsugin kang mekaniko, eh dyan ka lang sa gilid-gilid na pipitsugin mga kotse din ang gagawin mo. Kung magaling kang magluto, magaling kang mag-cater, ipag-cater mo yung pinakamagagaling na kliyente, pinakamahuhusay yung magbayad. Pero kung panis-panis yung luto mo, tabi-tabi nga yung hiwa mo sa bangos, eh hindi ka makakapag-serve sa mga big-time na client. Yun lang yun. Kaya kung ano man ang gagawin niyo sa buhay, ano man ang inyong magiging hanap buhay, be the best ever in that field. Because you will walk with eagles. You will fly with eagles. Pag ang galing-galing mo, halimbawang manikurista, magmamanicure ka sa mga pinakamatataas na mga tao kasi ang galing mo eh. Ma-afford ka nila. Pero kung hindi ka magaling, edi doon ka na lang sa kapwa mo hindi magaling maglilingkod. So, hindi tataas yung sitwasyon mo sa buhay. Kaya dapat lagi mong ginagalingan anuman yun. Kasi pag magaling ka, nobody can keep you down. Mahusay ka sa anumang larangan, makakatagpo at makakatagpo mo ang ibang mga kapwa mo mahuhusay sa ibang larangan and you will all move in the same zone. Kaya kahit halimbawa, therapist ka, minamasahin mo yung paan niya, pero paano man halimbawa ng ano yan, ng prinsipe? Kasi, prinsesa ka ng therapy. Pare-pareho kayo magkikita-kita sa taas, anuman ang trabaho nyo, pag pare-pareho kayong magagaling. The best in all walks of life, all meet at the best zones. So, taasan ang quality, taasan ang pangarap, at tataas ang level ng buhay. Or, instead of serving kings, maybe kaaaral mo, study well enough, and become the king. Why not? Kung marami kang alam at deserving. So, sit at the feet of and learn from the techie. Sino sa inyo dyan mga techie? Yung ang galing-galing sa mga telepono, mga computer, ang galing-galing. Diba? Walk with the techie. Yun naman mga iba, mag-o-on lang ng cellphone, hindi ko to alam, anak, gawin mga ito. Yung, ang tagal-tagal pang mabubuhay, hindi pa naman sasakabilang buhay bukas, ba't di mo pag-aralan yan? Lagi mong iaasa sa iba. Eh, yun na ngayon ang kalakaran. Techie is the new sexy. Di ba ang napakasarap nung, sino gusto mong kasama? Yung pag-ayaw umanda ng computer mo, nagagawa niya. Parang, ito na ngayon ang bagong ano, magaling. Yung napapaandar niya, yung mga gamit na yan na nagpapadali ng ating buhay. Now, going back to Jesus, Jesus grew socially. Comfortably, gracefully navigate your social milieu or cross the social divide. Dapat hindi ka mahiyain. Walang mangyayari sa buhay mo kung lagi ka mahiyain. Mga magulang, sino dito mga magulang na huwag niyong turuan ng mga anak niyong maging mahiyain? Para nyo na tinuro ang maape. Yung maihiyain kasi kain na nakain ka, busog. Pero kinakain na nung large intestines niya, yung small intestines. Pero sasabihin pa, busog, kasi mahiyain. Yung merong magandang mangyayari, hindi gagawin ng mahiyain. So, huwag nyo sa tinuturuan, hindi virtue maging mahiyain. Siyempre, hindi naman virtue maging walang hiya, no? Pero dapat, hindi ka dungo. Huwag turuan ang mga anak na magkaroon ng slave behavior and slave mentality. Matthew 9:10-13, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila ay magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?
Ano ang lesson dito? At is kay Jesus, yung mga itinuturing ng mga religious leaders na makasalanan at mga maniningil ng buwis. So Jesus was very socially amiable. He was very socially friendly that even the outcasts in society fell at ease with Him. Yan din ang kasanayan natin na ma-at-is tayo sa tao at ma-at-is sila sa atin. So many wonderful opportunities will open to you when you are at ease with people and when they are at ease with you. So develop social skills and grace. Colossians 4:6. Sikapin ninyong maging laging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Sa pagsasalita lang natin, doors of opportunities can open or close. Pagka nagsasalita ka, mahusay ang bitaw mo ng salita, polite, maganda, matalino, may sense, may mga makakarinig dyan na bibigyan ka ng opportunity ng umasenso sa buhay dahil natutuwa sa'yo. Pero pag binaligtad mo yan, na mga salita mo, hindi nakakatuwa, nakakainis, nakakagalit, pagsasarhan ka pa nila ng pinto, imbes pagbuksan. Kaya mahalaga matuto ang mga tao ng gracious speech. Yung magalang, polite, respectful, but firm, and most of all, intelligent. Learn and master etiquette or good manners. Yan ang kulang ngayon sa maraming tao. Kasi sa school ngayon, wala na nung araw na tinatawag na good manners and right conduct. Dati noon, merong tinuturo sa school na ganyan. How to sit properly, how to stand up, how to greet people, how to use the spoon and fork and the knife. Lahat yan tinuturo sa school noon eh. Ngayon parang hindi na. Kaya kulang na kulang sa maraming young people ngayon yung good manners. But for you to advance in society, you will need to have good manners. Because people, you need people to help you go ahead and move up. And people help only those that they like. So kailangan likable ka para lapitan ka ng mga grasya at mga taong magbubuka sa inyo ng mga pintuan of golden opportunities. Matthew 7:1, sabi ni Jesus, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. At yan din ang buod ng social manners. Learn good manners. It is an important door to enter if you like to move up in life. Kailangan marunong tayo ng kagandahang asal. And of course, learn to work with people. Ephesians 4:2-3, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon, at matyaga. Mapagparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Nobody can fault you kung ganito ang inyong behavior. Walang asensong naghihintay sa mga taong magaspang pumilos, masakit magsalita, mataray, mayabang. Walang mabuting mangyayari sa inyo sa ganun. So huwag niyong tutularan yung mga ganun. Yung ang susungit, ang tataray, ang tataas magsalita, walang pupuntahang mabuti ang ganong manners. And enjoy people's company. Let people enjoy your company. Which means huwag ka laging pastar. Hayaan mong nag-uusap-usap kayo. Kung minsan ikaw yung makwento, minsan iba naman, hindi laging ikaw. Kasi kailangan nga mapagbigay ka eh. Likeable. Proverbs 15:13, a joyful heart makes a cheerful face, but with a heartache comes depression. So wherever you go, you bring cheer. You bring happiness. You help people. You brighten a room just by entering it. Hindi yung pagpasok mo dumilim dahil dumating ka kampo ng kadiliman. Walang matutuwa sa'yo. Learn it early in life, and it will see you through many days. Now, Jesus developed spiritually, needless to say. Paano nag-develop si Jesus spiritually? May isa siyang napakagandang ginagawa na dapat tularan natin. Ano yun? Mark 1:35. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Ano yung secret dito? One-on-one time with God. It's good to have fellowship. It's good to attend Bible studies, to have events. Pero hindi mo dapat pabayaan yung one-on-one with God. Yung tahimik ka lang, nananalangin, o wala kang sinasabi,
dahil pinapakinggan ng Espiritu mo ang ibinubulong sa iyo ng Diyos. At ang prayer na ito ni Jesus is not the usual prayer that we know. We are not told by Scripture, by the Gospels, how Jesus prayed, really. Pero ang mahalaga may personal time, free ka, walang nagkocontrol sa agenda, walang nagkocontrol sa ipagpe-pray mo, just be there and be quiet before the Lord at magre-reveal sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Luke 6:12, nang panahong yon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Mag-isa. Usong-uso kasi ngayon, yung grupo-grupo prayer, santamba kayo nagpe-pray, nakasulat sa bulletin board kung ano ipagpe-pray nyo, naka-PowerPoint, controlled na controlled yung prayer. Hindi ka free. Ang na-achieve mo, pag nag-iisa ka lang, kung anong gusto mong pag-usapan nyo ng Diyos, kung anong gusto mong ipag-pray, o gusto mo huwag kang kumibo, makinig ka lang ng makinig, it can happen. So personal one-on-one with God is very important. So spiritual development. Again, that's not the usual prayer that we know now. Religiosity is not always the same as spirituality. The people in Jesus' time were very religious, but Jesus reserved his harshest critique for the ultra-religious. Napansin niyo ba, pag pinag-aaralan niyo yung Gospels, walang pinagalitan si Jesus sa makasalanan. Ang lagi niyang pinapagalitan, yung mga religyoso, na self-righteous and judgmental. Learn from that. Naayaw ni Jesus yung mga tao maging self-righteous and judgmental. Gusto niya, nagmamahalan, nag-uunawaan. Matthew 23:13, sabi niya sa religious leaders, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Bakit sila hindi pumapasok? Kasi ang teaching naman nila, hindi nagdadala sa tao sa kaharian ng Diyos. Nagdadala lang sa loob ng kanilang relihiyon. Sabi, kayo nga hindi nakakapasok, paano nyo patutulungan ang mga taong pumasok? And Jesus said that to the religious leaders. Matthew 23:23, kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Pero ang gagaling ninyo sa inyong mga religious teachings and rituals. Matthew 23:27-28, kahabag-habag kayo, sabi ni Jesus, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo yung mga libing ang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyang kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno ng pagkukunwari at kasamaan. Can you imagine Jesus was saying that to the religious leaders of his time? Because he was not convinced that the religious teachings were the teachings that will bring peace and love and joy to people. He grew spiritually. And to grow into something, you have to grow out of something. Kayo ngayon, mga kapatid, gusto nyo mag-grow spiritually, you have to grow out of something. You cannot grow and at the same time remain where you are. To grow is to change. Kailangang palitan. Kaya sabi ng Romans 12:2, be changed by the renewing of your mind. Renew your mind about God. Renew your mind about Jesus. Renew your mind about what it means to believe in Jesus. And then you will grow. Grow in knowledge and understanding. Si Paul mismo, anong sabi niya sa 1 Corinthians 13:11? Nung ako'y bata pa, sa pananampalataya, yun. Ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwi lang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na mga asal ng bata. I-consider natin yan sa ating religious consciousness. Siyempre, dumadaan tayo sa religious life na bata pa tayo sa faith. Sabi ni Paul, nung araw, bata pa ako sa faith, nag-iisip ako bilang bata sa faith, nangangatwiran ako bilang bata sa faith, pero ngayon, nag-mature na ako, iniwan ko na ang mga childish things na yan. Ano ang mga matuturing ninyo na bahagi ng inyong spiritual childhood na dapat iwan na dahil nag-grow na kayo in spirituality? To grow, keep changing. You cannot grow into something without outgrowing something.
Now, to know if you are developing or maturing, may malilinaw na bang realization na ang nauna, dati, childhood alam at paniniwala, pananaw and attitude ay childish lang pala? Dapat dumating ka sa point ganito. Ay, ang childish ko pala nung araw. Pambata lang pala yung alam ko. Pero para dumating ka doon, ibig sabihin, nag-mature ka na. Pag wala kang realization na ang tanga ko pala noon, ibig sabihin, hindi ka pa tumatalino. Pero napakatalino mo po sabi mo, ay, ang tanga ko pala noon. Wow, ang talino mo na ngayon para masabi mo yan. Pero yung naniniwala ka palagi, ang talitalino ko, ang talitalino ko, baka hindi ka pa talaga tumatalino. Kasi ang tunay na pagtalino is ma-realize mong meron kang dinaanan na hindi katalinuhan. So, na-realize mo na yun ngayon. Na lumiwanag na, kaya nalaman mong nasa kadiliman ka pala noon. Na immature pala noon ang iyong pinaniniwalaan. Childish lang pala, tulad ni Paul. Hindi naman yung una mong natutunan, ibig sabihin, yun na yung permanent mong dapat alam eh. You must keep changing your mind as you keep studying. Or walang malingon na patatawag na childish stage kasi ay nandun pa rin up to now. Kaya alam nyo yung mga childish, hindi nila alam na childish sila. Yung makitid ang isip, di niya alam na makitid siya kasi sa kakitira ng isip niya, punong-puno na ng alam niya, akala niya, puno siya. Pero hindi niya alam na makitid pala. So realization that you were not so correct is already your step to higher correctness. Romans 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ano ba ang pag-iisip noon ng Diyos na kailangan baguhin? Bakit sinabing kailangan silang magbago ng isip? 2 Corinthians 5:17, kaya't kung makipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Dapat nagpapalit, nagiging bago. Tulad din ng kuko, humahaba, buhok, humahaba. Ganun din dapat ang karunungan. Humahaba, lumalago, gumaganda. Ephesians 4:22-24, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Bakit ito ang nais kong pag-usapan natin ngayon? Ito ang mahalaga sa buhay. Patuloy na matuto. Don't be over loyal, don't be overly loyal to what you learned yesterday to the point that you are no longer willing to learn something new today. Your loyalty should not be to what you know, but your loyalty should be to keep knowing and knowing and knowing to the point of changing. Panginoon naming Diyos, turuan niyo po kami mag-isip. Ano pa nga bang growth ang kailangan namin sa pag-unawa kay Jesus, sa pag-unawa sa aming pananampalataya, at ano ang mga changes ng pag-iisip na magdudulot ng spiritual growth? Nais namin maging katulad ni Jesus to grow physically, mentally, socially, and spiritually. Teach us na maging matyaga, mapag-aral, observant, and most of all, teachable. Sandali tayong manalangin, personal, manahimik, at ilapit natin sa Diyos, ano ang pinaka-importanting pag-aralan natin ngayon para lumago tayo sa pananalig? Let's bow before the Lord, be silent for a while, and let the Spirit finish this message personally for you.